Well, good evening po sa lahat. O, sige pa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Heavenly Father, as we come together for this Bible study, we ask for your blessing and guidance. Please bless each member, those listening online, and any newcomers who may join using this group mightily, Lord, to spread your word and your love. May your Holy Spirit be our guide as we study your word. Help us understand and apply your teachings in our lives, growing in faith and love. May our Mother Mary teach us to receive your word, to bear your word, to share your word to others. We thank you for this opportunity and offer this time to your glory. In Jesus' name we pray, Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Thank you po sa lahat. So, good evening po. Our topic for today is about John 16, verse 12 to 15. I have much more to tell you, but now it would be too much for you to bear. When, however, the Spirit comes, who reveals the truth about God, he will lead you into all truth. He will not speak on his own authority, but he will speak of what he hears, and will tell you of things to come. He will give me glory, because he will take what I says and tell to you. All that my Father has in mind. That is why I said that the Spirit will take what I give him and tell it to you. Sorry. The Gospel of the Lord, no? Praise to you, Lord Jesus Christ. No? Siguro, dahil reflection natin po lahat to, siguro ako mga 10 minutes, tapos mga iba sa inyo 3 minutes, 5 minutes, no? Para mag-glorify po natin ang Diyos sa ating pagbabahaginan. Yung context po na John 16, no? 12 to 15, ang konteksto po niyan, paalis na si Jesus. Dahil paalis na si Jesus, yung mga apostles niya, lalo-lalo na, nagagambala, no? Na iiwan mo kami. No? Sabi niya, I will not leave you orphans, no? Nasa John 14 yun, no? I will not leave you orphans. I will send you the Holy Spirit who is with you and is in you. So kasama niyo ang Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ay nasa sa inyo. At ang full revelation ito nung Pentecost nga na malapit natin ipagdiriwang na in 2 Sundays at nasa atin nung tayo binyagan. No, the Holy Spirit dwells in us. The Holy Spirit is with us. Kaya yung pangako ni Jesus, I will not leave you orphans. Hindi kayo nag-iisa. Hindi kayo mag-iisa dahil kasama nyo ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay Diyos, the third person of the Blessed Trinity. Yung doktrina nito, natalakay po namin noon yan, no? Ang mga unang tinalakay po namin ng Christ Family Prayer Group. Kaya kung may time po kayo at malaman nyo po yung doktrina ng Holy Spirit, nandoon na rin po kayo. O si Bishop Peter, nandoon na rin po, no? Tinalakay po natin yung topic na the Holy Spirit is God. No? So kung babalikan po natin yung YouTube natin sa Christ Family Prayer Group, nandun po yung paliwanag ng doktrina tungkol sa Espiritu Santo. Ngayon po siguro mabibigyan pa tayo ng focus yung ating personal experience of the Holy Spirit as our spiritual guide to heaven. No? Una siguro, isang punto rito sa sinabi ni Jesus sa John 16:12-15, ni-reveal niya yung Holy Trinity. The Father, tapos si Jesus, the Son, tsaka yung Holy Spirit. So, kompleto ang revelation na ni Jesus nung sinabi niya tungkol sa Blessed Trinity. Kasi si Jesus po ang nag-reveal in its fullness the doctrine on God as one God in three persons, the Father, Son, and Holy Spirit, no? Kaya purihin natin ang Panginoon dahil sa pagdating ni Jesus ay pinakilala niya sa atin kung sino ang Diyos na ating nakikilala at sinasamba, no? The Blessed Trinity.
Ngayon, mga ilang points na gusto ko pong bigyan ng pansin, no, para personal sa akin, no. So paalis na si Jesus at darating ang Espiritu Santo na nasa sa atin, ano, tayo bininyagan, no. Romans 5:5 yan. God's love has been poured into our hearts by the Holy Spirit, no. Romans 5:5. Nasa atin po yan. Ang tanong lang, at tanong ko rin sa akin sarili, aware ba ako at nag-rely ba ako sa Holy Spirit 100%? Ang sagot ko sa buhay ko, hindi. Minsan 10%, minsan 1%, minsan 50%, minsan. Kaya siguro magandang isang tanong sa akin at sa ating lahat sa community, aware ba tayo at nag-rely tayo sa Holy Spirit 100%? Of course, hindi ba tayo nag-rely tayo 100% eh. So meron tayong space for growth. Kaya prayer po natin during this Bible sharing at Bible study na Lord, give us the grace to rely on the Holy Spirit 100%. No? Dahil ako mismo, hindi, I fail in many instances na nag-rely ako sa Holy Spirit in 100%. Pero yun ang pinangako ni Jesus sa inyo, sa atin, na rely on the Holy Spirit 100% and He will tell us everything about God. No? Kaya yung una, sinabi niya, I have so much to tell you. Maraming gustong sabihin si Jesus, no? Pero hindi niyo kaya. Kaya I will send you the Holy Spirit. Kaya yung mga ibang, and He will tell you all the truth, all, no? Hindi some truth. Kaya ito po yung kakulangan ng ibang kapatid natin na hindi Katoliko. Dahil they don't have all the truth. Ang Catholic Church, we have all the truth as revealed by the Holy Spirit. Kaya sa Catechism of the Catholic Church. Yun lang, tayo mga Katoliko, mga miyembro, ay hindi ganun kapursige na malaman ang buong katotohanan, no? Kasi ang katotohanan ng Diyos na isulat na sa Catechism of the Catholic Church, pero ang pagkaalam natin ay unti-unti yan, gradually, kasi finite tayo, finite. Samantalang ang God ay infinite. No, boundless siya, boundless, wala siyang limitation. Tayo may limitation, kaya we depend on Him 100%. Yan papasok yung humility, no? Na laging in-emphasize sa atin ni Brother Aldrin na yung nagtotalk siya about how to be biblically humble, no? Maging humble tayo before the presence of God, no? We depend on Him 100%, no? At sinasabi rito na yung guidance, no? Yung guidance niya, no? Sa ating spiritual growth, no? Hanggang makarating tayo sa heaven, mag-rely tayo sa Kanya 100%, no? He will really guide us, no? In our spiritual life. Without the Holy Spirit, very dry. Pag nagbasa ka ng Bible, very dry ito. Kasi letters lang ito eh. But if you have the Holy Spirit, yung Biblia parang popcorn. No, pumuputok-putok, parang popcorn pinapakita sa'yo. Sumisigla ka sa pagbasa ng Bible, no? Naalala ko, no? Experience ko sa ito, no? Noong first time ko na-involved sa Charismatic Renewal, noong 1977, the whole night, binabasa ko lang yung New Testament. The whole night. The whole night. At ilang araw nangyari yun. Hindi na nakatulog eh. Dahil basa lang basa ako ng Word of God. Tapos, of course, pinagtahin ka ng Holy Spirit dahil magkakasakit ka rin pag hindi ka natulog, no? Pero inang experience ko sa outpouring of the Holy Spirit in my life na yung Word of God naging very, ano sa akin, naging very personal at lumalim ang pangunawa ko sa Word of God. Of course, napag-aralan na namin yan, napag-aralan namin. Pero yung realization mo, personal realization mo ay lumalim, no, because of that, no? So yung guidance niya, no, we pray for His guidance, we rely 100%. And He will tell us all the truth. Kaya pag pinagpipray natin yung mga hindi Catholics, that they will receive all the truths. Kasi may truth din sila, pero hindi naman lahat. Oh, yung mga truth na na-reveal sa Catholic Church, sinisiraan pa nila. No, kaya they don't have the fullness of truth. They don't have the fullness of faith.
Ayun po masasabi natin sa Katoliko. The Catholic Church has the fullness of truth and the fullness of faith. Kaya sayang kung hindi tayo may relationship sa Holy Spirit na meron tayong connection lagi sa God. May lagi tayong connection sa God, no? Kaya pag we pray natin yung mga non-Catholics na they discover the fullness of truth. So guidance, truth, tsaka His glory and presence. Sinabi niya, He will glorify me, sabi ni Jesus. Huh? The Holy Spirit will glorify me. Now we will experience the glory of Jesus, the presence of Jesus in our lives. Tatlong bagay, guidance, fullness of truth, tsaka the glory and presence of Jesus in our lives. We are not alone in our spiritual journey. Alam nyo, natutuwa ako pag may mga devotion kayo, no? Kay San Martin, Santo Niño, ngayon kay Mahal na Birhen. Hindi ko pa nga memorize yung pangalan, no? Nabanggit nyo, no? Espanyol, hindi ko pa. May memorize ko pa yan, no? Alam nyo, work ng Holy Spirit yan. May love kayo po devotion. Kasi mga iba, ano, nanlalamig sa mga ganyan, nanlalamig. Nanlalamig sa pananampalataya. Kayo, buhay eh. Buhay. Pinagdiriwan niya, celebration niyo. Sineselebrate niyo eh. Ayun dapat yung faith natin, sineselebrate natin. Kaya, panakikita ko yung mga post niyo, na nag-gather kayo, nag-dasal kayo, may devotion kayo, may kainang kayo. That is the celebration of your faith. Gift yan, gift. Kinakatamara na iba. Nanlalamig sila. Pero ang San Martin de Porres Church nabigyan ng ganyan ng grace. No, maging alive sa ating connection sa God. No, yung lagi tayong connected, no? O lalo pa kayo, may negosyo nyo, wifi, no? Laging connected tayo kay Lord, no? Lagi tayong connected kay Lord, no? So limited tayo, pero ang Lord, boundless. Kaya marami pa siyang ipapa-experience sa atin na hindi natin ma-express na. Kasi personal experience na yun, yung lalim ng love niya sa atin, no? At very gentle siya, unti-unti tayong na-discover, no? That is the gifts of the Holy Spirit, no? Kaya magkaroon tayo ng fresh outpouring. Dasalin natin ngayon at sa... Alam nyo pa paano nag-start yung charismatic renewal sa Catholic Church? Kasi may mga lay people, apat sila. Apat na lay people na aktibo sa kursilista. Apat na ano lay persons, kursilista. They promise the Lord every day, nagdadasal sila, come Holy Spirit. Fill the hearts of thy faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your spirit and they shall be created and you shall renew the face of the earth. Yung prayer na po ng Catholic Church ay hinango po yan sa Psalm 104. Yung prayer of the Holy Spirit, yung nabanggit ko ngayon. Itong apat na lay persons na to, for 1 year, dinadasal nila. Tapos after ng 1 year, nagkaroon ng charismatic renewal sa Catholic Church. Kaya siguro po, message sa akin, personal ni Lord sa akin, no? Joseph, mag-rely ka sa Holy Spirit 100% para mag-grow ang church. Mabuhay ang pananampalataya ng mga communities nyo. No? Kasi may mga communities namin yung lumalago, no? Hanggang meron na sa Nueva Vizcaya, no? Last week, nagkaroon ng opening doon sa Nueva Vizcaya. At ngayon, nagbukas ulit sa Bohol, isang community. You rely on the Holy Spirit kasi ang Holy Spirit ang magbibigay ng gana sa ating pananampalataya. Pag wala tayong connection sa Holy Spirit 100%, hindi tayo gaganahan sa ating pananampalataya, hindi na tayo nag-celebrate sa ating faith, no? Kaya yung ating sinasabi ni Jesus dito, the Holy Spirit will be your companion, kasama nyo. Companion, hindi nang iiwan. No? Lagi, tayo, iniiwan natin siya. Inaalis natin siya sa buhay natin. Pero the Holy Spirit is our faithful companion. Kaya, ayun lang po muna siguro ang akin sharing. I pray to the Lord na maging buhay na buhay sa ating Espiritu Santo at maging companion natin. At we bask in His glory, in His presence, no? Yung bus, parang nag-enjoy ka sa kanyang presensya, no? Praise Jesus. Sige po, yung mga gusto po mag-share, pwede po mag-share, no?
Sige pa. Hindi ka marinig. Ay, sorry po. Yeah, good evening po. Sino po gusto mag-ayon? Si Sister Emily, go ahead po. Thank you po. Paano ho natin malalaman na ang bumubulong sa atin ay Holy Spirit o subconscious mind natin? Papa, no? Na kasi kami na parang pareho. O kasi minsan hindi Holy Spirit sarili natin, di ba? Minsan sarili natin, no? Una, dapat aware dapat tayo natin yung Ten Commandments. Yung Holy Spirit hindi magbubulong yan against sa Ten Commandments. Yung Holy Spirit hindi magbubulong sa atin against sa teachings of the Catholic Church. Kasi siya po yung soul, siya po yung kaluluwa ng Espiritu Santo. So kung ang may binubulong sa isip natin ay labag sa Ten Commandments at labag sa turo ng simbahan, ayan po ay hindi sa Holy Spirit. Maharing sa evil spirit yan o sa human spirit. Ngayon, na-rule out natin po na maging sure tayo na Holy Spirit yan, hindi labag sa Ten Commandments, hindi labag sa turo ng simbahan. Ngayon, kung hindi labag na, parang malaman. Una, nakakaroon ka ng ano, peace and joy. No? Isa tanda po ng Holy Spirit, meron kang joy. The seven gifts of the Holy Spirit, no? Nagkakaroon kang wisdom, understanding, knowledge, no? Counsel, piety, fear of the Lord. Fortitude, no? Nasa sa inyo, nasa atin po yan, nung tayo kinumpilan, nasa atin yan. Yun ang hindi buhay sa atin yan, hindi buhay eh. No? Hindi buhay. Ngayon, sa pang-araw-araw nating buhay, ang Holy Spirit, encourager. Ini-encourage tayo na magtiwala sa Panginoon. Ang human spirit sa evil spirit, discourager. Holy Spirit, encourager. Ini-encourage tayo. Ang evil spirit sa human spirit, discourager. Di-discourage tayo. No? Isang pong panatandaan yan. No? Isang panatandaan yan. Tapos, isang tanda, may pag-aasa tayo. May pag-aasa lagi. Kaya nga yung ang importante sa mga virtues ng Catholics, kasi maraming virtues ang Catholics eh. Pero ang sa ating pang-araw-araw na buhay ay ang virtue of hope. Napag-uusapan po natin yan next month. Magiging topic ko po yan, virtue of hope. Dahil ka may pag-asa. Halimbawa, may sakit ka. Asa mo eh, kasi na-discourage ka, na-depress ka pag may sakit ka eh. O, paano nangyari kay Father Jesse, no? Nakaka-depress, nakakanungkot. Pero meron kang pag-asa. Ang pag-asa mo, gagaling ka. O kung di ka gumaling, eh mapunta ka sa langit. At yung sufferings mo, eh, magiging banal ka sa yung sufferings. Meron ganong insights sa encourager ka. I-encourage ka lang ng Holy Spirit. So kung gumaling ka, purihin ang Panginoon. Kung di ka na gumaling, baldado ka na. Yung pagiging baldado mo, magiging banal ka sa pagiging baldado dahil Lord eh. Nag-participate ka sa kanyang sufferings. Magiging saint ka. No? Kaya yung mga saints, diba? Lagi sila ang dami ng sufferings. No? Dahil alam nila na sa kanilang suffering, they will be conformed to the image of Jesus. Tapos in the end, yung hope natin, papunta tayo sa langit kasama tayo si Jesus. So ayun po yung mga so yung mga depression, alam natin hindi sa Holy Spirit yan. Niyala, kaya nilalaban yung depression. Nakaka-depress eh. Ano yung nangyari sa mga nakaka-depress? Ay hindi po sa Holy Spirit yan. Human spirit yan, tsaka evil spirit para manghina tayo ang loob natin. So depression. Nakaka-ano yan. So ang spirit kasi, spirit of joy, spirit of hope, yun yung pinakamatindi. Spirit of hope. Makakaya ko to, kakayanin ko to. At kung hindi ko na makaya, ialay ko to kay Lord. Diba, nagkasakit ka na, hindi ko na kagaling na eh, permanente na. Magiging saint ka through that because you suffer with Jesus. Tapos when you die, may hope ka. You will be in heaven. Oh, ayun po malaman ako sa Holy Spirit, hindi ka na depressed. Pag na-depress ka, labanan mo. Kasi ano po yan, it is a spirit of joy. No, sabi ni Jesus, no? Si Jesus nag-suffer. No? Sa John 15, no? John 15:10, no? Sinabi niya na, I have told you this, nagkasuffer si Jesus. I have told you this, malapit na siya ipako, so that my joy may be in you.
and that your joy may be complete. Holy Spirit, binibigyan tayo lagi ng joy. Binibigyan tayo lagi ng joy ng Holy Spirit. So ayun po malaman, Ate Emily, kung ang bumubulong sa atin ay ang Espiritu Santo. Ayun po. There is peace, there is joy. Yung mga depression, negative po yan. Para discourage tayo, hindi po sa Holy Spirit yan. Oo, ganun po yan. Labanan natin. Cast out, no? Began Satan. Began depression. Began discouragement. Began anxiety, mga worries. Hindi po sa Holy Spirit yan. Began worries. Began anxieties. No? Began hopelessness. Began helplessness. No? And the Holy Spirit will give you His joy, His peace, His hope, His love, His peace, His assurance. Kasi He is our companion. If you feel alone, hindi sa Holy Spirit yan. Began aloneness because the Holy Spirit is our companion. Doon niyo po malaman kung Holy Spirit yan or human spirit or evil spirit. Ayun po, Ate Emily. Thank you po, Bishop. Papa. Okay, yeah, thank you, Jesus. The best po talaga. Sino ba po? Next po. Ayan, ready my husband, Aldrin. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Bishop. Papa. I-share ko lang po yung nangyari sa amin kahapon. Bali, ano. Actually, ang purpose lang namin is ipa-repair lang po yung mga Santo Niño, yung Mahal na Birhen, yung Lourdes. Kasi kailangan nila ng repainting. So, nagkasama po kami sa kay Richard Kyoko, Kyocho, para po, kasi marami siyang kakilalang nag-repair ng mga image. Doon, pumunta kami ng Kogyo. So, pumunta kami doon sa isang lugar na nag-repaint ng mga fiber na mga images. Tapos, yung isa kasi, Kahoy, kaya ibang lugar. Pumunta naman kami ng Taytay. Pero nung kapunta na kami ng Taytay, dumaan kami sa ano sa Antipolo. Sa ano sa shrine. Oh, praise God, cathedral oh. Oh. So kasi kumain kami doon eh. Doon kami tinuro eh, doon kami tinuro na pinakamalapit na Chowking. Pagliko namin ganun, sabi ko ay Antipolo church na to. Malapit na kami. Dumaan muna kami sa Antipolo Church. Tapos, yun. Katapos namin kumain, dumaan muna kami sa Antipolo Church. And after that, diretso na kami ng Taytay. Doon, bali, na-meet namin yung isang magaling na ano talaga na artist na nag-repaint ng ano ng mga images ng Kahoy naman. So, habang nag-usap-usap kami, sabi nga ni Richard, Kyocho. So, parang, ano, ibibigay ko na sa inyo yung, ano, yung Our Lady of Solitude of Portabaga. Wala akong, ano, hindi, wala akong alam kung ano yung image na yun, sabi ko. Tangon ako ng kawangan, ganun ba? Sige, thank you. Pagdating namin doon, sa bahay nila, nakita ko ngayon yung image, medyo mabigat, malaki. Tapos picture ng ano ng Mahal na Birhen, yung paling ano picture niya yung pagkatapos ni anong inilibing na si Jesus Christ, nasa kanyang harapan yung mga pako at saka yung crown ni Jesus, yung image, yun ang image niya na nakaduhod siya, nagpe-pray siya, and then yun yung Our Lady of Solitude of Portabaga. Pero nung ano namin, nung binigay nga sa amin, sabi ko, grabe kasi yung unang nakita namin nung ano na yun, yung image na yun, dito sa pinakatira namin ng Santo Niño, na isang grupo sila na mga devotees ng ano na yun, ng imahe na yun, kay Mama Mary. So, sabi ng ano na yun, sabi ng pinagdala namin, meron kayong mga devotees ng ano ng Mahal na Birhen doon ng Portabaga. Sabi ko hindi po namin alam pero mag-aano to kami. Magtitingnan po namin.
timing po na nagkaroon kami. Isa parang ano, parang blessing in disguise na hindi naman namin kagusto, hindi naman namin hinanap or talagang hindi kami nagbumili. Kasi talagang kusang binigay sa amin para magkaroon kami. Yun po, yun yung blessings eh. Kasi hindi namin, hindi mo hahanapin yung blessings eh. Kusang dumadating. Tapos yung ano pa, yung tipong na parami, ito eh, may kwento lang po ko sa inyo. Iba-iba tayo ng ano, ng buhay. Minsan, may mabigat na problema, may magkaano problema. Yung time na yon talagang merong ano kami, may problema kami dito sa aming ano, patubigan na medyo mabigat talaga kasi hindi namin alam kung anong nangyari doon sa ano namin sa puso, sa ano na sa ano sa machine. At dahil ayaw ng ano, ayaw lang umangat yung tubig. E di yung tao naman na ano, ng mga kailangan namin na mag-aayos, hindi available. So nagbumilang pa ng ilang araw, eh marami nang nagrereklamo. Pero sabi ko sa sarili ko, ang Diyos ay may ano, may dahilan kung bakit nangyari ito. Siguro kung ano, kung hindi tayo, kung wala yung Holy Spirit sa atin, siguro marami nang nangyari, baka nagalit na ako, pero hindi. Parang kami ano, malumanay lang kami dalawa. Parang relax na relax lang kami. So kahit may mga nagreklamo na, pero nasolusyonan namin na hindi nang hindi kami parang ano, galit na sumama yung loob namin, sumakit yung ulo namin, parang wala eh. As in talagang in-enjoy lang namin yung problema eh. Ganun pala yun, yung parang lahat ng ating problema, lahat ng mga negative, mga negativity na natatanggap natin, huwag nating angkinin yun. Huwag nating angkinin. Ibigay natin kay Lord. Actually, ganito eh, ang nangyayari. Once na natatanggap mo siya, ibigay mo siya kay Lord, i-offer mo sa kanya, Lord, parang hindi ko ano, hindi ko kayang buhatin yung mga problema na na-encounter ko. Sana po, i-offer ko na po ito sa inyo. Alam niyo ba, ang lahat ng problema, pag in-offer mo kay Lord, kino-convert niya sa blessings. Praise Jesus. Blessings. Praise Jesus. Doon ko na naintindihan na hindi tayo nag-iisa. Hindi dapat nating masyadong embrace yung mga problema. Hindi natin pwedeng sabihin na grabe yung problema ko, sobrang bigat. Pero lagi nating alalahanin na nandiyan si Lord sa tabi natin. Kung igaguide tayo ng Holy Spirit, hindi natin pababayaan kasi ang Holy Spirit ang gagaid sa atin. Lilibangin pa nga niya tayo eh. Ida-divert niya tayo sa isang ano, sa isang gawain na makalimutan natin, gagaan ang pagkaramdam natin. So yun yung ano, yun yung naramdaman ko sa nangyari ng mga nakaraang araw. So kailangan mo lang iano, ibigay sa kanya. Pray for guidance, pray for assistance. Kailangan may assistance kasi kung ikaw lang mismo ang ano eh, kaharap sa mga suliran niya natin, mga problema natin, mabibigat. Although talaga mabigat talaga yung nagganan namin, encounter namin, pero as in talagang we manage to ano yun, to carry it na wala kaming naramdaman na parang duman lang. As in parang hangin lang na malakas na hangin tapos duman lang. Oh, sarap. So parang ganun. No? So kailangan lang natin ma-feel. Kailangan natin matawagin siya para i-guide tayo. So, siguro ano eh, araw, ang problema, sasabihin ko sa inyo, naging blessings. Kaya kasi blessings siya dahil dumating sa amin yung
Our Lady of Solitude of Portabaga. Grabe na, naiyak ako dun sa image, ano kasi. First time ko lang siyang, ano, actually, second time ko nakita, pero hindi ko akalain na magkakaroon kami ng ganong image na para bang pag tiningnan mo talaga siya, kikilabutan ka po. As in talagang, sabi ko, Mama Mary, maraming maraming salamat at sa pagtira sa amin. Nandito na yung Lourdes, nandito na yung Santo Niño, nandito si Padre Pio. Ano pang hanapin namin? Lahat sila nag-a-assist sa amin para maging maayos ang buhay natin. Maayos ang buhay natin. Kaya sana po, in-include ko naman po kayo eh, lahat tayo na nandito, in-include ko po kayo kasi para kung ano yung blessings na natatanggap namin, sana po may share po sa inyong lahat. Maramdaman nyo rin po ang Holy Spirit na laging nasa tabi natin, na ang Diyos ay hindi tayo pahabayaan. Yun lamang po. Praise Jesus, ha? Praise Jesus. Oh, nasabi ni Brother Adwin, yung we turn our problems into blessings, no, because of our connection kay Lord. Tapos yung assistance niya, importante. Sabi nga po ni, ano yan, na napakadali, no, pag nandun yung assistance niya. Ang halimbawa po dyan ni St. Thomas Aquinas, saan niyo po yung lever, yung inano, kunyari, may kotse, tapos mabigat yung kotse. Yung iyak ng pangangat. Kapalit ng gulong. Oo, ano po sa Tagalog? Lifter. Yung kunyari, angatin niyo po yung kotse para tumaas, para yung gulong matanggal niyo. Oh. Parang jack. Oh, parang jack. Oh, yung ano, jack po, yung jack po ako. Oo. Sabi ni Saint Thomas Aquinas, spirit. No, magaan dahil siya nagaano eh. No, napapagaan. O isa pang halimbawa ni Saint Thomas Aquinas diyan, yung may isang bata, hindi niya maabot yung ano, yung bunga ng ano, ng tree. Mataas eh. Abot siya na abot, hindi niya maabot. Nakit tatay niya. Yung ang tatay niya, bit-bit siya sa likod, tinaas siya. Nakuha niya yung fruit, no? Ayun yung assistance ng Holy Spirit, no? On our own, hindi po natin kaya. Ay, humility naman yun, no? Mahirap tangkapin kasi yung tao, on our own, hindi natin kaya. No? Kakayanin natin because of the grace of the Holy Spirit, no? Kaya, ano tayo, mag-depend sa kanya, 100%, no? O sa words ni Brother Admin, sa sharing niya, surrender everything to Jesus, ha? Kaya yung mga celebration niyo, yung mga post niyo sa ano, sa Messenger, sa Facebook, it is a celebration of faith, no? Makita mo buhay na buhay at gumagalaw, kumikilos ang Panginoon sa ating buhay, no? Ano man, no? Sa relasyon, sa trabaho, sa mga problema, sa mga pagnaya, sa isa't isa, lagi sa yung presence niya, ni-remind lagi tayo ni Lord, no? In boundless siya, boundless tayo, finite ang infinite. Kaya, alam ni Jesus, dating kakayanin eh. Kaya pedala niya mismo ang Holy Spirit, no? Kaya siguro, ano, gawin natin prayer every day, come Holy Spirit. Kinakanta natin, di ba, sa bago tayo mag-start ng Bible study, come Holy Spirit, no? Ay, sa puso natin, come Holy Spirit, I need you. I need you talaga. I need you, Holy Spirit. Ay, ilan po, siguro, gusto pa mag-share dyan. Ayan, sino pa po ang gusto mag-share? Oo. Sister G. Wala akong makita, iba tayo lang four. Yung mga nakikinig ko, baka gusto niyo pong mag-share. Oo, si Armand. Brother Alvin. Oo, Armor of Faith. Oo. Si Ate Edith, ha? Si Ate Edith, Sister Vicky, Brother Jack. Sige po, mag-share tayo 3 minutes o ano. Purihin natin ang Panginoon, no? I-glorify natin siya sa ating karanasan. Pinagdarasal natin ang lahat ng may sakit sa atin, no?
si Brother John, Sister Emily, Sister Levi, si Father Jesse, Sister Yoli, no? Ano may sakit sa atin, ipatangin natin, no? The presence ng Holy Spirit, mag-comfort sa atin to strengthen us and give us comfort, no? Sa ating mga naramdaman. No? Sige po, meron po mag-share? Wala na siguro bisag ko siya. Oo. Mukhang punong-punong. Busog na sila siya, no, sa oo. Mga narinig nila. Oo. Sister Emily, nag-raise po kayo ng hands. Hello. Hindi, nagtanong na ako kanina. Nag-isip ako ngayon. Ah, praise Jesus, ha? At ano po, good evening ulit. Yung, siguro, share ko lang yung parang na-share ko na dati na natutunan ko dun sa kay Mami Del, yung late mom ni Kuya Dennis, na sabi niya sa akin, siya daw, pati pa Ma'am Lancha, Holy Spirit, tulungan mo kung dami ko palansyahin. Parang ganon. Parang ako personally, parang ano eh, hindi lang mabigat talaga, parang hindi ko siya natatawag. Parang mas pakay yung guardian angel ko, parang guardian angel, pakikausap naman po yung guardian angel ng anak ko na sana ganito, ganun. Yun, parang mas ano pa, parang hindi rin lang mabigat, hindi po si Holy Spirit yung matatawag ko. Pero sabi ni Bishop kanina, rely 100% on the Holy Spirit. Parang, oo nga. Yun lang po. Yun. Praise Jesus. Ah, thank you, Lord. No? Thank you. Oh. Sa lahat ako ng po, aspect. Ano, sige po, ako Sister po, Karin. Honestly, Bishop, talagang everyday po, pinipray ko po yung, kasi po, dun po sa, na download ko po na rosary, yung Monday, Tuesday, tsaka lahat po ng rosary na ano, yung Joyful Mystery, ganun. Lagi po dun kinakanta yung, come Holy Spirit, oh come Holy Spirit, fill our hearts, enkindle in us the fire of your love. Everything. Kaya nung narinig ko po sa inyo, nasa sound po pala yan. So talagang as in, talagang hindi po talaga makakatulog. Dalawa lang naman po na ano yan, sentence. Dalawa po paragraph lang naman po siya. Na sobrang liit. So, talagang kinakanta ko po, hindi ko po alam nasa sound siya. Pero po yung pag nag every time po na magro-rosary, lahat po na naka-download sa akin, yung Joyful, yung Glorious, at saka yung lahat po yan, kinakanta po yan kada first, ano yung bawa, Joyful Mystery, Annunciation, tapos kakantahin po yan. Susunod, kaya memorize ko po siya. So yun po yung na-download ko sa cellphone ko na rosary guide. So talagang alam ko po siya. So yung nangyayari po sa amin, nung siguro mga 5 years ago or 3 years ago, sobrang galit po kami talaga when times comes na mga problem. So parang ngayon po, sobrang ano talaga, sobrang blessed talaga po ng Holy Spirit talaga na kada moment of my life, ganun na kasi natutunan ko po sa inyo, natututunan ko din sa mga naririnig ko na ano, talagang lagi mo siyang tatawagin. Talagang the entire life mo talaga, lagi mo siyang tatawagin. So natutunan ko po talaga. So parang so blessed na hindi ko naman sinasabing it's so late, na lagi kong sinasabi sa mga anak ko na hindi ganito yung pag-pray ng nanay ko, pero sobra talaga siyang magrosaryo, as in bawal siyang pakialaman for 1 hour, kahit emergency na yung moment. So ganun din sinasabi ko sa kanila na iba yung natutunan ng nanay ko, unlike ngayon na tutunan ko, tapos sinashare ko sa kanila. Sinasabi ko sa kanila na ano, pagka nagsasagot kayo, kasi nga ano, yung anak ko nakapasa sa engineering. Oo. So sabi ko, lagi kang sasawag sa Holy Spirit kasi siya talaga. So every time na parang medyo yung moment mo, ano na, undecided, parang ano, hindi mo na alam yung ano, pero try to call yung Holy Spirit. Tapos pag nakita mo niyo po dun sa altar namin, meron po talaga ako yung kinakanta natin na Come Holy Spirit. Lagi nakapost po talaga siya. Tapos ito ngayon sa front namin ngayon, sa wall namin, nakadikit siya. So parang, ano sa akin, pag nakibabasa ko siya talagang every night, nakadikit siya kasi
parang, uy, man, hindi ko pala ito nadadasal. So parang ganun po talaga siya. Tapos yun po, so parang tama po kayo, Bishop, na lagi siyang tatawagin in all aspect talaga. Sabi ko, pag na, talagang as in galit na galit kayo naman yung darating mo. Ano ba kayo? Tatlong araw na kaming walang tubig. Anong mga tao kayo? So parang, tapos explain mo na rin sarili mo. Hindi po namin to gusto. Wala pong may gusto nito. Kaya gumagawa po kami ng paraan. So parang, tapos alam mo para pong, alam mo gaganito po talaga ako. Literal, come Holy Spirit. Guide mo itong tao na to. As in literal po talaga. Kung pwede ko lang siyang lakasan, mag-microphone ako. Come Holy Spirit, i-guide mo lang po ito. Ganun po. Ngayon, pero po, kahit po sa back ni Al, pag po siya na yung stress na sa kakaisip, ano yung mga solution sa problema, ginaganon ko po tuloy siya pag nasa back siya. Come Holy Spirit, i-guide mo lang po yung husband ko. So yun po. Talagang tama po talaga. Sobrang powerful po talaga ng Holy Spirit. Amen po. Ano po naman yung katulad niya si Jet, naka-schedule na operahan. Sabi ko sa kanya, Jet, you know the drill. Yun yung magic word ko sa kanya kasi pinalaki ko sila na, di ba, merong mga, yung anong tawag doon, yung pag may earthquake, may drill, di ba, mga ganyan. Ang sabi, pinalaki ko yung mga anak ko na pag nasa sitwasyon kayong gano'n, may kalamidad, may aksidente, whatever, ang tatawagin nyo, Jesus, wag mami. Kasi di ba yung bata, mami, mami. Nalaki ko sila na si Jesus ang tatawagin nyo kasi si mami, walang magagawa. Nandito si mami sa bahay, kayo nasa school. Kaya nitong si Jetty, pinay over ko, sabi ko, oh, Jet, pag nag-iisa ka na, nasa operating room ka, you know the drill. Sabi niya, Jesus, Jesus. Parang gano'n naman. Yung naman ng nakalakihan ng mga anak sa akin. Praise Jesus, ha? Thank you, Jesus, ha? Praise Jesus. Oo. Kaya tama talaga yung sinabi na, ano, yung seek you first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Yung Matthew 6, verse 33. Kaya kung ano man yung mga, minsan, marami tayong, ano, mga tawag ito, yung nililibang tayo ni Taning. Oo. Marami, marami yan eh, yung parang bang ano, alaka, sasabihin ni Taning sa iyo, alaka, may problema ka, hindi mo kaya yan, mga ganun, di ba? So alam niyo natin kung ano yung password. Oo. Yung password. Pala. Yung username at saka yung password, alam niyo natin. Oo. Pag nag-login, mag-login tayo, ay, wala na, wala na. Nandun na lahat. As in talagang... Praise Jesus. Oh, ganda ng mga sharing na ito. Nakakaroon tayo ng ano, from our experiences, no? Sige po, kung meron pong gustong mag-share pa. Oo. Yung pong mga naka-ano po, naka-hide po yung kanilang mga... Armor of faith. Armor of faith, Father Lito, Bishop Lito. Armor, let the armor speak. Yung nangyayari po sa amin habang nagpe-prepare po sila mag-share sa atin ng 3 minutes, sa Proverbs 27 verse 17. Lagi ko pong minimension to eh. Kung meron kayo sa Tagalog o sa English, pakibasa po. Proverbs 27 verse 17. Kung Tagalog po, English, pakibasa po. Ano? Proverbs 27 verse 17. Proverbs 27 verse 17. Apa? Iron sharpens iron, and one man sharpens the face his neighbor. Okay. It's almost in, okay, yeah. So ito po nangyayari sa atin pag nagkakaroon ng sharing. No? Para tayong ano, bakal, parang ano, nakasharpen sa bawat isa sa mga karanasan natin, no? So, we help one another just as iron sharpens iron. No, ito po yung ano nangyayari pag nagkakaroon tayo ng ano ng sharing at wisdom. 'Di ba nagpe-pray tayo lagi? Sa mga prayers nyo, tingnan nyo lagi. Sa mga prayers nyo, pati sa mga ating ano community,
We always pray for wisdom. Ito na po yung wisdom sa mga karanasan natin. Iron sharpens iron. No? Panag-share po tayo sa isa. No? Kasi yung karanasan natin sa Panginoon yan. At narinig natin kung paano kumikilos ang Diyos sa karanasan ng bawat isa. Kaya pas na ganun, nahasa ang bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga ng sharing natin, napakahalaga. No, kasi doon po, iron sharpens iron, naghahasaan. No, dahil sa salita ng Diyos, nagbabahagi na tayo. Oh, sige po, Bishop Lito. Mukhang nakaharap pa si Bishop Lito. Good evening po. Good evening. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mukhang napaka-interesting naman ang topic naman ninyo. Praise Jesus, ha? So, yung pinag-uusapan po kay gaano halaga ang Holy Spirit at kung bakit makaka-importante siya na tayo po ay sa kanya laging umasa. Ay kasi po kabahag-isa ng Diyos. Kung nagtitiwala tayo kay Ama, nagtitiwala tayo kay Anak, dapat ganun din sa Holy Spirit kasi Trinitarian tayo eh. Ngayon, hindi naman nakatakataka kung gaano ang katangirihan ng Holy Spirit at hindi naman nakakagulat-gulat ang gawa ng Holy Spirit eh kasi kabahag-isa ng Trinity. Yung ginagawa niya, yun din yung gustong gawin ni Ama. Kaya sa pinag-uusapan po natin, nakakangyarihan lahat pwedeng nagawa ng Holy Spirit. Kasi siya po ay pamagi ng Diyos. Kung talaga tayo ay nakakingin ng ating tibay doon sa Trinity. Kung lahat po tayo ay niwala na kayang gawin ng lahat ng Grand Father, in the name of Jesus, ako patuloy nagbimisa ako, nandodoon lagi yung focus, opening prayer, Ama namin makapanirihan, so then the opening prayer ng misa, and then kasunod po doon sa pamalangin po ng GCC. Pero sa kalagitnaan po, sa consagration, nakikita nyo na po yung kapangyarihan. Ama, makabanalin po ninyo ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So di po ba? Sa buong misa, nagkakaroon ng consagration, hinihingi natin kay Ama, in the name of Jesus, nagiging banal at nagiging katawan ng dugo ni Kristo, pakabanalin mo ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So madalit sabi, wala kahit anong imposible pagdating sa Espiritu Santo kung natibay ang ating pananalig sa Trinity. Dahil alam naman natin sa creation pa lang, naroon na po ang Spirit. Pag binasa niyo po yung in the beginning of creation, nakikita niyo po kagad ang kalikha ko ng dilim, ng liwanag, ng tubig. Kasunod na po din yung paggala ko ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. In the beginning pa lang ito. So, madalit sabi, ano na po ba ang pwedeng gawin ng Holy Spirit? Sa doktrina, sa katisismo, kasabihin ka agad yung pitong kaloob, yung mga books po nito. Pero kung titignan mo, para hindi na kailangan isa-isahin. Kasi kung ano kayang gawin ni God the Father and the Lord Jesus Christ as bahagi ng Trinity, yun ang ginagawa ng Holy Spirit. Kasi alam naman natin, the Holy Spirit ay bunga ng pagmamahalan ni Ama at ni Anak. Sabi nga eh, ang Espiritu Santo ay saan ang galing? Bunga ng kanilang pagmamahalan. Iisang Diyos. So ibig sabihin, the Holy Spirit ay kaisa na ni Ama at ni Anak. So sa madalit sabi, bakit kailangan natin laging tawagin? So parang tawag natin kay Ama, tawag natin kay Kuya Jesus, so yun na. Bagamat sinasabi eh, magkakaiba, pero iisang Diyos, may kanya-kanyang gampanin na tungkulin. God the Father is the Creator, God the Son is the Redeemer, and the Holy Spirit is the Sanctifier. And again, God the Father is the Creator,
and the God the Son is the Redeemer, and the Holy Spirit is the Sanctifier. Kaya nga kagaya na sinabi kanina, lahat ng ginagawa natin, pwede natin ipanalangin sa Espiritu Santo to sanctify. Kakain tayo, nagdarasal po tayo, kahit bless yung food to sanctify. Maliligo po tayo, sabi ko nila mag-plancha. Kasi nga, ang isa sa pinaka magandang gawain ng Espiritu Santo is to sanctify. Ipagdasal mo yung kapwa mo to sanctify. Inaalihasan ng bad spirit, ipag-pray to sanctify. Kasi kapag natakunan ng mga bagay-bagay na i-offer natin kay God, so nagiging banal na siya. So again, kung gaan na tayo kakanakan sa Espiritu Santo, hanggang buong-buo ang pagkakulala natin sa banal na San Pablo. Maraming salamat po. Magandang gabi sa atin. Praise Jesus. Yun, salamat po, Bishop. Amen. Salamat po for another, ano. Yung ano, nabigyan din po ni Bishop Lito yung trabaho ng Espiritu Santo, lalo na mapaloob sa misa. No? Totoo po yan. Kasi nagiging katulad dugo ni Kristo ang tinapay at alak dahil sa salita ni Jesus at sa kilos ng Espiritu Santo. Sinasabi po sa Katesismo ng Katolikong Simbahan, ang buong pagsamba natin sa misa ay gawa ng Espiritu Santo. Kaya kumikilos ang Espiritu Santo sa mga altar servers. Kasi doon ang gifts niya. Doon ang kumikilos ang Espiritu Santo sa mga readers, sa mga commentators, sa mga choir, sa mga ushers. Ayan po yung works of the Holy Spirit na natutulungan ang mga iba-ibang ministry para sa magandang pagsamba sa ating Diyos Ama. Kaya ayan po ang isang ano para nagbibigay lakas sa mga naglilingkod sa simbahan. Ng pagiging altar servers, yung pagganyan ng mga insenso, lahat po yan ay gawa ng Espiritu Santo. No, kaya siguro magkaroon tayo ng parang misa pa misa-misa ng parang prayer of renewal na sa mga, kasi ang tendency kasi maging boring, maging nandalamig, kaya laging ask the Holy Spirit para ang paglilingkod mo as altar servers, as commentators, as readers, as lectors, as choir members, as ushers, lahat po yan ay gawa ng Espiritu Santo. Puri na Panginoon at nabigyan din ni Bishop Lito ang gawa ng Espiritu Santo sa banal na misa. Praise God. Ako sa mga susunod na linggo po sa pang-alimintang araw ng celebration, pang-fisty, yung sinasabing the birth of the church, yung pinakailin tayo ng lahat ang pagdiriwang ng Pentecost. Praise God. Yung sinasabi ni Christ, huwag kayong malungkot, huwag kayong nalulumbay. Pagkatapos po ng pagkanatay at muli pagkabuhay, sinisilibrit po natin ngayon ang Pasko pa rin ng pagkabuhay. At sa pag-alis niya, nakaroon siya ng commissioning, ikukomission niya po tayo lang kasi sinasabi niya, huwag kayong malulungkot. Sinabi niya, nung ako'y nasa lupa, ano sinabi niya, higit pa ang inyong nagagawa sa nagawa ko. Yun ang hamon niya. Sa lahat na nananagig at inuwala sa kanya, higit pa ang inyong nagawa sa nagawa ko. Dahil pupunta na ako sa Ama. Ano po nagsasabi niya? Kasi ipapadala ko po sa inyo ang higit pang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mga po niya, yung kabilangan natin, yung takot natin, ang ibibigay ng kapangyarihan ay ang Espiritu Santo. So ibig sabihin, nabinyagan na tayo, nakumpila na tayo, so basa na tayo, nag-aaral na tayo para maging matatang. Ito pinangako niya, ipapadala ko po sa inyo ang Espiritu Santo. Kaya meron po tayong Pentecost na makakahalaga na ipinag-celebrate at sinabi niya dumating sa lahat ng lahi at sa lahat ng lingwahe. Kaya po masaya at dapat po pinagdidiinan po natin ang kapistahan ng Pentecost na lang nga muli manakaw sa atin ang Espiritu Santo na ipinangako noon at binugunitan natin. So yun lang po. Thank you. Praise Thank you Jesus. Po. Thank you po. Thank you po. So, yun po. 7:56. Meron pa po. Thank you po, Bishop Lito. Ako po, bali may share lang po kung ano. Verse.
Yung Isaiah 41, verse 10, sabi po dito, "Do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my victorious right hand." So wala ka na talagang problemahin. Praise Jesus, ah. Isaiah 41. Yung Isaiah 41 verse 10. Okay, Isaiah 41 verse 10, no? Napakagandang assurance ni Lord sa atin, no? Oo. Napakagandang assurance ni Lord sa atin yan, no? Praise Jesus. Ayan. Sana yung mga ano, yung mga listeners, sana sa susunod magsalita naman sila para marinig namin yung mga blessings na natanggap nila sa buong linggo. Praise Jesus, ah. Oo. We glorify God through our sharing, no? Tama po. And we help one another. Nagtutulungan tayo. Iron sharpens iron. Yes, tama. Thank you, Lord Jesus, for your assurance in your word in Isaiah 41, verse 10. We pray for the Holy Spirit to descend upon us to renew us. Okay pa. Okay po. Okay na po tayo, Sister G. Okay po. So, Bishop, kayo na po yung pinaka-last na. Okay lang okay po ba? Sige pa, no? Thank you po, Bishop. Pinagdarasal po natin si Ate Baby, si Sister Kite, si Ate Edith, si Brother John, si Sister Vicky, si Alvin, no? Si Sister Karina, Sister Aldrin, Brother Aldrin, Armor of Faith, Christ Family Prayer Group, lahat po, Panginoon, ng aming mga kasama sa pagluluwalhati sa iyo sa aming kabanalan. Renew in us your Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Good night. God bless. God bless. God bless. God bless.